Huwag umiwas sa maalat. Kailangan, kailangan yan ng katawan natin. Ang iwasan mo, yung maling maalat. O yung maalat na ginawa ng tao lang. Doc Nan, Holistic Medicine Health Coach Doctor. Tama po yung narinig nyo. Hindi natin dapat iwasan yung mga maaalat na pagkain. Pero dapat naiintindihan natin kung ano ba talaga yung dapat mong iwasan at hindi. Particular sa mga maaalat na pagkain. Ang pakaiiwasan natin, yung mga artificial na maaalat. Kasi yan, especially yung mga gawa lang ng tao na nakikita natin sa mga artificial na asin, processed food, ito yung nakakasama sa katawan natin. Bakit? Dahil merong overdose. Bakit may overdose? Hindi kasi kilala ng katawan. Pag pinasok mo sa katawan yan, question mark yan. So, hindi alam ng katawan anong gagawin yan. Kaya anong nangyayari? Nag-i-stay sa katawan natin. Kaya, nakakasama. Sumo-sobra. Pero kung mga natural yan na proseso ng alat, alam yan i-regulate ng katawan natin. Pag kulang, ihingi. Pag sobra, ilalabas lang. Parang uminom ka ng tubig. Ilalabas din. Kapag sobra. Ano yung epekto ng sobrang maalat na iniinom natin? Sinasabi, magkakasakit ka sa bato. Siyempre, magkakaroon niya ng deposit kasi nga hindi alam ilabas ng katawan. Kapag artificial. So, isa yung bato mo sa nagde-deposit dyan, hindi makalabas, nagbabara, or magde-develop ng kidney stone, syempre. Bakit? Dahil hindi kilala ng katawan. Pero kapag yan ay yung kilala ng katawan o yung mga ginagamit ng mga ninuno natin ng libo-libong taon na, highly soluble yan. Ibig sabihin, nabibreakdown yan sa pinakamaliit na piraso na magkakasya dadaan sa kidneys natin. Ganon katalino yung lumikha sa katawan natin. Lahat alam yung gagawin ng katawan. Huwag lang natin pangungunahan, bibigyan ng mga artificial, dyan nasisira yung katawan natin. Ano yung sinasabi? Pag sobra tayo sa maalat, tataas yung blood pressure natin or kung meron kang high blood, mas lalong makakasama. Hindi po yan totoo. Bakit? Dahil nakakatulong pa ito, dahil nagkakaroon ng water retention, nahahawakan ng katawan natin yung tubig. Sapat para hindi agad lumabas yung tubig sa katawan natin. Mag-circulate sa dugo. At yung paglapot ng dugo natin, lumalagnaw pa nga. So nakakatulong pa ito. Especially sa mga merong high blood pressure. Yung mga natural na asin. Pero yung artificial na asin, yan ang nagpapalala. Sobra sa maalat, ano daw mangyayari? Magmamanas ka. Yes, yan yung mga nangyayari. Magmamanas ka, law of gravity, nahihirapan na yung kidneys mo, yung atay mo, pupunta yan, bababa yan. Kasi nga, yung paa natin, kadalasan, kamay natin, yan yung mga dulo-dulo. Pero kung natural na asin yan, hindi yan mangyayari sa'yo. Sasakit yung ulo mo, natural, bakit? Kasi nga artificial yan eh, nagbabara-bara yan sa sistema natin. Particular sa brain natin. So, isang dahilan bakit sumasakit yung ulo mo. Poor blood circulation o yung dugo mo, hindi na nakakasirkulan ng natural. Siyempre, kasi nga, artificial na asin yan. Hindi yan madala ang tubig sa katawan natin ng tama. Nag-i-stay lang sa mga parte ng katawan natin. Kaya, nagiging contribution pa siya sa poor blood circulation. Sa heart rate natin, nagiging problema pa to. Yung sobra sa asin at kulang. Bakit? Or sodium. Anong nangyayari? Dahil kapag sobra-sobra, hindi kilala ng katawan natin, yung sodium na nakukuha natin sa maalat na natural, particular yung asin, yan yung responsable sa heart pump natin. Yung activities o yung pagbomba ng heart natin. Iniiwasan mo yung asin. Natural. Ihina yung tibok niyan. Sobra-sobra ka sa naman sa asin. Bibilis yan. So, nangyayari yan kasi nga artificial yung alat na binibigay natin sa katawan natin. Pag natural, alam yan, i-regulate.
kung ilan lang yung kailangan ng puso natin. At yan nga yung alat na yan. Yun nagre-regulates din ng mga fluids natin. Particular yung dugo at saka yung water sa katawan natin. Yung retention. Matagal tayong or hindi tayo ihi ng ihi kapag may tamang alat yung ating katawan o sodium. Kaya nga, palagi nating i-recommend yung water with rock salt. Yung sodium din na galing sa maalat ang responsable sa mga muscles natin. Kapag kulang ka sa asin, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ng mga cramp. So dapat natural lang. Kapag natural yung asin mo sa katawan o yung alat mo, hindi mo mararanasan yun. Sa ngipin at saka sa skin natin, malaking bagay din yung sodium. So pag kulang, madali rin masira yung ngipin natin. Sa digestion, napakalaking role ng alat o ng sodium. Yan ang responsable sa acid juice natin, kung paano natutunaw yung pagkain natin at nilalabanan yung mga harmful bacteria, paano patayin. So, anong pinaka-main ingredients ng acid juice, sodium pa rin or maalat pa rin. Kung ibinibigay natin yung artificial, yan na naman, magluloko na naman yung digestion natin. Yung paggalaw ng ating mga bituka hanggang sa dumumi tayo, sodium pa rin yung kailangan natin. So, importante kilala ng katawan natin yung alat o sodium na ibibigay mo sa katawan. At muli, kapag ang sobra ay natural, alam yan ilabas ng katawan natin. Katulad ng prutas, pag sumobra tayo, anong gagawin? Magtatai ka lang. Ganun din yung asin. Pag sobra yan sa katawan mo, ilalabas yan. Meron tayong detoxification sa katawan, sa laway, sa pawis, sa ihi, sa dumi. So, nagagawa yan ng katawan natin ng natural. Kung natural yung ibibigay mo sa katawan. At yung UTI, kaya tayo nagkakaroon ng urinary tract infection. Bakit? Kulang pa rin tayo sa tubig at sodium. Kasi nga, pag kulang yung tubig mo sa katawan, kulang yung sodium mo sa katawan, hindi nahahawakan yung inap na tubig, lalapot yung dugo. Ano mangyayari? Yung mga bacteria, yung mga toxic natin sa katawan, toxin, hindi mailalabas. Kakainin niya ng mga bacteria, so dyan ang nade-develop yung UTI. So, wala pong ibang solusyon, kundi ma-hydrate pa rin tayo sa tubig at kailangan may rock salt para magkaroon ng proper retention at blood circulation sa ating dugo. Meron po tayong separate video ng tubig playlist para mas maintindihan natin kung paano yung tamang pag-consume ng water with rock salt para maiwasan natin yung sobra-sobrang asin sa katawan natin. At dapat nga, natural. Ano yung source ng natural na asin? Himalayan salt, sea salt, rock salt. Yung mga ginawa ng tao, yan po yung pakaiingatan natin. Pag ang mga ito ay sobra, wala pong problema, may sapat na tubig lang tayo sa katawan, ilalabas siya ng katawan natin. Pero yung mga artificial, yan yung iwasan natin. Dahil hindi kilala ng katawan, magkaka-develop ka ng mga sakit, mag-overdose ito sa katawan dahil artificial, gawa lang ng tao. Hanggang sa susunod, doktor. Oops, bago ko mag-skip, para hindi maligaw o magkamali, sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman maa-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC
na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Mag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.